Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay Midnight Cry by Ivan Parker sa kanyang album The Best of Ivan Parker from the Homecoming Series. So magong ito po, sa walang pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng 1 Samuel chapter 25 verses 32 to 39. 25 po ng 1 Samuel. Ito po ang pagkasabi sa ating salin, salita po ng Panginoon. Verse 32, sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na napunta sa iyo rito. Salamat sa kanya dahil sa iyong kabutihan. Pagkat dahil doon ay iniiwas mo ako sa pagpatay ng tao at paghihiganti. Niloob niyang huwag mo ko kayong pagbuhatan ng kamay. Kung hindi pa naparito ngayon, bukas ng umaga ay patay ng lahat ang lalaki sa inyong sambahayan. Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos sinabi niya rito, umuwi ka na, huwag ka nang mag-alala at pagbibigyan ko ang kahilingan mo. At umuwi na si Abigail. Pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan ni Nabal habang iniwan sa papista ng isang hari. Naratnan niyang lasing na lasing ito, kaya wala siyang sinabing anuman ng gabi niyaon. Kinabukasan nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, napabagsak siyang nabuwal sa tindi ng takot. Pagkaraan pa ng 10 araw, lalong sumama ang kanyang kalagayan at tuluyang namatay. Nang nabalitaan ni David ang pangyayari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh, ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal. Inilayo niya ako sa paghihiganti. Ito ang kabayaran ng kasamaan ni Nabal. Atin pong nabasa ang istorya ni King David, no? Our topic for this morning is no good deed. Walang mabuting gawa na hindi po nabibigyan ng tamang gantimpala. Si King David po ay iniligtas niya si Nabal mula doon sa kalaban. Pinutiktahan niya si Nabal, pati ang buo niyang sambahayan at buo nilang mga angkan. But when David asked for a favor to Nabal, itinakwil siya nito at pinagsabihan pa ng masama. In this sense, nagalit si David, no? Sobrang galit niya. Sabi niya, gaganti tayo. We will kill them all the males in their cities, and we will take all their women. But when Abigail, the wife of Nabal, or Nabal, heard what about these things, no? Yung pagiging walang respeto ni Nabal, nung marinig ito ni Abigail, siya na mismo ang nagmamadali. Nagdala siya ng maraming pagkain at inumin kay David at sa kanyang mga kawal at binigyan niya ito. At nung ibinigay niya ito, sinabi ni David, salamat at pumarito ka, dahil kung hindi ka pumarito, sana ang mangyari, patay sana lahat ng mga lalaki niyo. Sa sobrang galak ng babaeng ito, sinabi niya, umuwi siya at hindi niya sinabi niya sa asawa niya, dahil pag-uwi niya ay lasing na lasing nga ito, no? But when Nabal heard about this act of Abigail and the threat of David against him, nabuwal ito at biglang, no, nagkasakit hanggang sa tuluyan na talagang namatay. Ang kagandahan is Nabal died not from the hands of David, but from God, no? Yung kalooban ng Lord ang nangyari sa kanya. Hindi mula sa kamay ni David ang kamatayan mangyari kay Nabal. And David praised the Lord for that. Sinabi niya, salamat Panginoon at inilayo mo ako mula sa paghihiganti. Opo, hindi po napakaganda ang feeling pag tayo ay naghihiganti, no? Because vengeance is the Lord, no? Ang paghihiganti ay hindi po sa atin, ito po'y sa Diyos lamang. Kaya ang paggawa po ng mabuti ay nararapat pa rin gawin kahit ang ginagawa ng tao sa atin ay masama. Minsan iniisip natin, Pastor, minsan kasi masama maging Kristiyano. Pastor, bakit? Kasi gumagawa, ikaw na nga yung gumagawa ng mabuti, ikaw pa yung gagawan at pagsasabihan ng masama. Yes, it will happen to every Christian. Whoever you are, it will happen to us. But remember this, God is not deaf, God is not blind, that He could not see the effort that you have done, the works of your hands. Remember this, that God is always watching over us, and remember that He knows what is happening in our lives. What we have to do is simply say, Lord, I know that you have seen my life.
I have to do the things that you want me to do for the perfect will for your glory. So, ano po ang challenge ko this morning? My challenge is so simple. Continue to do good deeds. Continue to do good works for the glory of God. Not for yourself, but for the glory of God. Why? In due time, kung gagawa man sila ng masama, dahil sa paggawa mo ng mabuti, God will reward you in due time. Just do good before the people. The judge turned my way. It looks like you're guilty. Now what do you say? I spoke up, Your Honor. I have no defense. Minsan pa po, nagbabalik ang inyong lingkod. Ang inyo pong narinig na awitin ay Mercy Walk In by Gordon Moth sa kanyang album mula sa Bill Greater's Presents Country Bluegrass Homecoming, no? Ito yung pang volume 2 nila na awitin. I love this song also, no, by Gordon Moth. Anyway, patuloy po tayo sa ating biblical principles that we have learned today. May isang quotation po na gusto kong iparating sa inyo. Sabi dito, "No good deed goes unpunished." Ito po yung sinulat ng isang playwright and US Congresswoman, Claire Booth Lewis, no? Around early 1903 to 1987, this woman wrote this this quotation and say this quotation, and this aphorism is becomes true, no, with the life of David, no. Sometimes it becomes true. David do good to Nabal, but what he received is a ridiculous message. No, akala ni Nabal na David is a control freak, no? David, soon to be the king of Israel, had an experience that corroborates this idea. So while hiding from Saul, David and his men watched over the property of the rich landowner named Nabal. But later, when David asked a favor of Nabal, he was met with scorn. Alam nyo anong sinabi niya? "Surely in vain I have protected all that this fellow has." Yun yung sinabi ni David, no? At binanggit niya pa, "He has repaid me evil for good." Para ba sinabi natin, my good deeds become, punished. Sinabi niya, ang ginawa ko pa mabuti ay binayaran pa ng kasamaan. And it's true also to the Christians. Minsan, ang paggawa natin ng mabuti ay siya pang tayong naging masama, di ba? Halimbawa, tumulong ka doon sa nag-run away. Tapos, nung nakahanap na ng trabaho at sinabi mo lang na, simba ka naman, baka may bakante ka. Sabihin agad sa'yo na, ano ba yan? Porke nakatulong ka lang sa akin, pipilitin mo na ako magsimba. O, di ba? Ang ganun na mga point. Which is awkward to hear, but often it will happen. Especially if we are in this country, no? Say, for example, no? Pagluto mo na ako, naman ako, sabi, porke ba pinautang mo ako nakaraan, pipilitin mo na ako magluto. Yung mga ganun na mga attitude, it's sometimes hurting, no? Wala ka namang sinabi. Sabi, nakikiusap lang naman ako, ah. Hindi naman kita pinipilit, no? So, what does this mean? So, before David could carry out revenge, Nabal's wife intervened and keep David from acting rashly. Soon, God struck Nabal dead, no? Pinatay ng Lord. Then David praised God for keeping him from evil and for returning the wickedness of Nabal on his own head. So perhaps you have experienced when kindness was repaid with ingratitude. A generous gift was treated as an entitlement. Kind actions were interpreted as an act to control, or well-intended advice was received with scorn. Maybe you have experienced all of these things. You only helped them, giving them good advice, but they said, you know, you are controlling me. O di kaya, pinautang mo, sinabi na, ha, parang pinamukha mo lang sa akin na wala akong pera. O di ba? Mga ganun na mga scenario. But what does it tell us? Simply lang, David's story reminds us that even if it seems as if we're being repaid with evil for doing good, we don't have to take matters into our own hands. We can trust God with the outcome. We don't have to take revenge.
We don't have to get even with them. All we have to do is just to trust it in the hands of God. Just continue to do good. One day, God will right every wrong. That's the promise of God. If we will just do the right thing before the Lord, every wrong thing that happens to us will become right. Ano ibig mo iparating, Pastor? Ito ang ibig ko iparating, kapatid. Huwag tayong tumigil gumawa ng mabuti. Kahit pa isipin nila at isipin ng iba na ito'y maghahatid sa kanilang kasamaan. My challenge for you is always to do good because no good deed that is not rewarded by God. God is the rewarder and a just judge. Our good works will always be rewarded by God. God bless mo at magandang umaga once again.